Ang pagpapala po at ang kapayapaan ng Panginoon ang sumaatin. Maraming salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. Ano po ba ang matututunan nyo sa video kong ito? Investing is a plan. Kung meron po tayong plano, dapat papasok po dito ang ating mga objective na ito po ay ang ating mga financial goal. At kasama po ng objective ay ang ating mga horizon kung kailan po natin kailangan ng ating mga pera. At ang huli naman po ay ang tungkol po sa risk preference or risk parameter na kung saan po tayo papasok na parameter, kung conservative po ba tayo, moderate o aggressive. Kaya panoorin nyo po at tapusin ang aking video. Paano po ba tayo mag-i-invest? Dapat meron po tayong financial goal sa ating investing. At if we fail to plan, we plan to fail. Kaya dapat po alam po natin ang ating mga goal sa ating pag-i-invest. Ang una po ay ang preservation of fund. Gusto mo lang po ba na ma-preserve ang iyong fund o ang iyong capital po ay hindi magalaw? Ayun po, ito po ay tinatawag na preservation of fund. At ang pangalawa po ay ang growth in fund. Growth po, ibig sabihin, palalaguin mo lang po ang iyong kapital. Lalago po yung iyong pera. At ang ikatlo po na papasok sa objective ay ang constant cash flow. Ito po ay ating source of constant cash flow. Alin po ba sa tatlo ang inyong gustong maging objective? Pili na po kayo. At ang susunod po ay ang horizon. Time po, ang time po kasi ay ang multiplier po ng ating pera. Ang time po ay napakahalaga sa investing. Kaya aalamin po natin ang ating mga time horizon, kung kailan po natin kailangan ng ating mga pera. Ang short term po ay ang 1 to 5 years. 1 to 5 years po ang short term. Ang medium terms po ay 6 to 20 years. At ang long term po ay 21 years and above. Ano po ba ang papasok sa mga short term? Ito po ay ang savings, expense, at travel fund at ang leisure fund po natin. At ang sa medium term naman po, papasok dito ang educational fund, car fund kung gusto po nating bumili ng mga sasakyan, at para po sa ating mga house fund. At ang long term naman po, papasok po dito ang ating retirement fund, medical fund, at ang mga inheritance fund. Ayun. Ayun po ang ating mga horizon kung kailan po natin kailangan ng ating pera. At ang ikatlo naman po ay ang ating risk preference o ano po ang ating mga parameter. Naririnig po natin sa investing na merong conservative, merong moderate, at merong aggressive. Alin ka po doon? Saan ka po papasok doon sa tatlong iyon? Ang ibig sabihin po ng high risk, pag high risk po ang isang investment, ibig sabihin high return din po yon. At ang low risk naman po ay low return. Tandaan po natin yung dalawang yan. At ang aggressive po, papasok po siya sa 80% high risk, high return po siya. At ang 20% po ng inyong pera, ilalagay nyo po sa low risk at low return po. Ayun po ang pagiging aggressive. Ang halimbawa po ng mga high risk, high return, ibig sabihin volatile po kasi ito. Halimbawa po nito ay ang stock market. Yung mga common stocks po na mabibili sa stock market ay high risk po yon dahil highly volatile po ang mga yon. Yung pong nakaraang sinabi ko na Atram Consumer Trends Feather Funds, aggressive po yon dahil yun po ay volatile din. At ang isa pa po ay ang Atram Global Technology Feather Fund. Aggressive din po yon, pero yun po ay international. Sa labas po ng bansa yun, ang ating pong pera ay ini-invest po sa internationally. Ano naman po ba ang mga low risk, low return na halimbawa? Halimbawa po ay ang Pag-ibig MP1 at MP2 at ang mga mutual funds. Dahil hindi naman po siya ganun kababa ang interest, pero hindi po magagalaw ang ating mga principal kung mag-i-invest po tayo dito. Pwede rin po ang dividend investing sa stock market. Kung habol nyo lang po ang mga dividendo, pwede po kayong bumili ng mga shares sa stock market at gawin nyo lang po siyang dividend investing.
At meron din pong mga preferred shares sa stock market na mabibili. Hindi po ganun kabolatil ang mga preferred shares compare po sa common shares. At meron po tayong GSave na nakapaloob po sa GCash na meron po siyang 3.1% na tubo. Kaya hindi naman po magagalaw ang ating mga principal. Ayun po. At ang ikalawa naman po, kung moderate po papasok ang ikaw, ay gusto mo po moderate, ibig sabihin 50% po ng iyong ipon ay ilalagay mo sa 50% high at ang 50% po ay sa low. Ayan. At kung gusto mo naman po ay conservative, 20% po sa high return at 80% po sa low return. Ayun po. According to age, ano po ba ang kailangang dapat ay papasok ka po according to age? Kung ikaw po ay 20s to 30s years old, aggressive ka po niyan kasi marami ka pa pong oras para makabawi. Pwede ka pong maging aggressive. Ngayon, kung ikaw po ay 40s to 50s na, maghinay-hinay po tayo, moderate lang po tayo. Ako po, ang aking pong risk appetite o parameter ay moderate. Mag-invest po ako sa 50% high risk, high return at 50% din po sa low risk, low return. At kung ikaw po ay 60s and above na, conservative ka na po kasi 20% high na po ang iyong 20% high risk po at saka 80% low po ang iyong pwedeng gawing investment. Marami pong salamat sa panonood. Sana po ay nakadagdag po ang aking sinabi sa inyong mga karunungan at kaalaman tungkol po sa investing. Alam nyo po, mahirap lang naman po ang isang bagay kung hindi po natin alam. Pero kung alam po natin gawin, madali na po yun. Kaya po, keep on growing on yourself. Matuto po tayo sa ating mga buhay. Magkaroon po tayo ng karunungan at kaalaman sa mga bagay na tungkol sa pang-pinansyal. At makakatulong po ito sa ating mga kabuhayan. Marami pong salamat. At mag-subscribe na rin po kayo at mag-like sa aking video. Dahil gusto po talaga ng aking puso na matulungan po ang mga tao na kung paano po tayo magkakaroon ng financial literacy tungkol po sa ating mga buhay pananalapi. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong panunood. Until next time po, God willing!